Habang ako po ay naglilinis ng mga external hard drive, nagde-delete ako ng mga video na inisip kong hindi na kailangan para magkaroon ng malaking space yung aming external, isa po itong video sa aking nakita ang mga kapatid at mga kaibigan. Ito po yung baptism ng ating kilala at sikat na actor, si Brother Cesar Boboy Montano. Ito po yung bahagi ng partnership namin ni Brother Jerry Sevilla. Sa taong iyan ay kilala ang kapitulo versikulo na siyang pinagsasamahan namin at naging bahagi po sa aming evangelism si Brother Cesar Montano. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kaso. Kung yung makikita po dyan sa background, meron pong isang babae na binabautis po ni Pastor Magiliman. Ito yung kanyang pamangkin, si Isabella Montano. Siya po yung newscaster ng CNN Philippines. Ano po? Dati po siyang hindi naniniwala sa Bible, pero dahil sa aming pabalik-balik ko doon ay matin siya sa Bible study at good news ay dumating yung time na nakawilihan niya ito. At nakakatuwa sapagkat nung mag-decide si Brother Cesar Botano ay isa rin po siya sa sumama para magbabautismo. Yan po ang malaking namama niya. Yan po si Brother Ito ay na naging kaibigan din namin. Yan po yung mga gumaganap na mga kontrabida sa mga pelikula ni Cesar Montano. Yan po ang iba po dyan. Yan po yung mga extra. Talo sa wala rin pong absent niya. Kapag may mga bagong pelikula si Cesar Montano, yan po ay nandoon sa panahon ng aming Bible study. Kaya sila po'y nakakapakinig. At yun nga, nang pasya si Brother Cesar Boboy Montano ng baptism ay sumama din po itong kanyang mga kaibigan at lagi niyang mga kasama. Ito po yung lugar na ito ay sa farm ni Brother Boboy sa Pandi, Bulacan. Tinatak namin si Pastor Manyes, Pastor Miniliman, upang mga siwa sa baptism. Isang nakakatuwang pangyayari sapagkat kaysa akin pong burahin itong video na ito ay magandang i-upload ko na muna. Alam ko marami rin mag-re-upload nito kasi hindi natin maiwasan na minsan sa buhay natin ay meron pong mga tao na hindi natin napigilan na sila po'y tumanggap sa Panginoon. Sumampalataya sila at nabautismo. At kaya nga, wala tayong karapatan, sila po ay hatulan. Wala po tayong karapatan, sila i-judge kung ano man kanilang kalagayan sa ngayon. Sapagkat sa Diyos po sila nakipag-usap. Sa Diyos po, ang Panginoon po ang kanilang tinanggap. Kaya ika nga ay bawal ang judgmental. Manapa ay matuwa tayo sapagkat ito mga ito minsan tumanggap sa ating Panginoon. Sino makapagsasabi na kung sa panahon man ngayon ay hindi natin sila nasusumpungan sa mga iglesia ang ilan sa kanila. Subalit sino makapagsasabi na pagdating ng panahon ay mananatili na silang iwalay o lanig sa pananampalataya. Naniniwala po ako ng pagtawag sa kanilang Panginoon ay minsan magpakailanman at hindi po sila iiwanan ano man ang kanilang kalagayan sa panahong ito. At ito yung napakasayang yugto ng aming kasaysayan ng sa evangelism, mga kapatid at mga kaibigan. At sa panahong iyan, mga kapatid, yan yung magiging director sana si Brother Boboy sa pelikula na Huling Sugo, ang history ng Iglesia ni Cristo.
kinikilala lang sugo na si Kapilix Manalo. So ito pong baptism na ito, mga kapatid, ay naging memorable po sa amin sapagkat hindi lamang po sila ang nabautismuhan. Sa panahon iyan ay may surprise sa kanya kay Sir Boboy, ang kanyang anak na si Jigo Montano, na isa pong sikat na rin artista ngayon. Sabi niya, isosurprise ko si Daddy. Kaya wala siyang pasabi, kami lang kausap, na bigla siyang darating sa panahon niya. Sa oras na yan ay hinihintay namin na dumating si Jigo Montano. At hanggang sa wala pa rin, mga kapatid, at huli na halos siyang babautismuhan na yan, ay wala pa rin siya. Kaya kami po ay nag-aalala ni Brother Jerry kung makakahabol pa ba si Brother Jigo Montano sa baptism. So magtsaga ho kami nanalangin, naghintay, baka sakaling siya po ay dumating, mga kapatid. Kasi nung time na yon ay dapat tinuturoan po namin na magpagdibate si Jigo Montano, sapagkat siya pong gaganap sana na batang Felix Manalo. Kaya lang yung pagtuturo namin sa kanya ng pagwa-Bible study at tamang pananagalog ay nauwi po sa Bible study kasama kanya mga kaibigan, sapagkat nagka-interest po siya at nakakatuwa po yung kapatid na iyon. Alam niyo, napaka-honest niya. Natuwan-tuwa pa nga yung kanyang mama, si Teresa Loizaga. Naalala ko po, mga kapatid, na yung mama ni Jigo Montano ay umuwi pa po dito sa Pilipinas para ma-meet kami. At ang sabi niya sa amin ay gusto ko magilala yung mga kaibigan ng anak ko na ang itinurong dapat hawakan ay hindi baril kundi Biblia. Kaya nakilala po namin si Ma'am Teresa Loizaga, tuwa, pinakain kami ng masarap na pagkain, paborito po nila. At ito na nga po, mga kapatid, ang inihintay natin, na yan na dumating sa wakas. Bago matapos ang lahat ng babautismo, dumating si Jigo Montano at talagang tinupad niya ang kanyang pangako. Sinurprise niya kanyang daddy at dumating siya at ready nga po siya para magbabautismo. So tuwan-tuwa ko kami sapagkat nagbunga ang aming pong pagpapagal. Balik-balik po kami sa condominium niya kasama kanyang mga kaibigan at naging totoo po siya sa kanyang pagbabautismo, sapagkat nakita po namin ang kanyang pagiging seryoso sa pagtanggap sa ebanghelyo. Yan. At mula po noon, nung siya ay mabautismuhan, ay naging busy na nga po talaga siya sa mga project. Ang dami pong mga sumunod na mga proyekto na kanyang tinanggap pa yan. Siya po ay hindi na ho namin na sumaybayan. Subalit ang Panginoon na ang bahala sa kanya. Naitanim na po natin ang binhi ng katotohanan sa kanyang puso. Kaya Diyos na po ang bahala sa ating mga kapatid nito. So marahil marami po ang hindi makapaniwala na si Jigo Montano ay nabautismuhan. Kaya nga iniisip ko kanina kung buburahin ko na lang po itong video na ito, pero sayang naman. Ito po ay isang inspirasyon na itong mga taong ito na mga celebrity ay hindi inahadlangan para tanggapin ng Panginoon. Ay tayo pa kaya, mga kapatid? Tiyuhin po nila itong binabautismo ni Pastor Manyes. Tiyuhin po nila Sir Boboyan. So ayan o, yan pong kanyang mga kaibigan ni Sir Boboy, yung nagpalagpagan, sila din po ay nabautismuhan, mga kapatid at mga kaibigan. Sana po ang video na ito ay hindi maging dahilan ng anumang mga masamang sasabihin, mga pagtatalo, mga panglalait, mga paghatol sa kapwa, mga kapatid. Tingnan po natin ito sa isang positibong paraan na may mga tao po talaga na kinikilos ng banal na espiritu, ano, at
hindi natin pwedeng pigilan kapag sila ay nagpasya na tanggapin ang Panginoon sa kanilang mga sariling buhay, tanggapin ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Marami pong pagkakataon din na nakasama po namin si Brother Jigo Montano sa mga pagdalo, at nakakatuwa sapagkat anytime na ititext ko siya, kukumustahin, napakabilis po niya mag-reply. Nasira na nga lang po yung ating cellphone ngayon, kaya hindi na po natin na-save ang kanyang number, at hindi rin po natin alam ngayon kung yan yung pa rin ang kanyang number. Pero naniniwala po ako na kahit saan kayo magsalubong ni Brother Jigo Montano ay hindi niya kami makakalimutan. At si Sir Boboy naman ay naging busy na rin, pero ayon sa ating pong balita ay kapag pagkakataon talaga siya ay nandoon siya nagsisimba, at mas gusto niya magsimba sa maliliit na church para hindi masyadong nakaagawang pansin. Gusto niya maging normal, isang karaniwang kapatid na sumisimba. So ayan po mga kapatid, isang hindi makakalimutan at masayang karanasan sa ating pong evangelism. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.